Matapos graduate sa mga teeny bopper roles sa TV at movies, serious at mature characters naman ang kanyang sinubukan. He was part of Sa Dulo ng Walang Hanggan, Sa Puso Ko Iingatan Ka, at marami pang iba. John Lloyd was also paired with Kaye Abad in Sa Sandaling Kailangan Mo Ako at Tabing Ilog. Hindi nagtagal na kamit niya ang iba't ibang nominations at recognition from different award-giving bodies. Kinilala si John Lloyd sa Star Awards for TV bilang Best Actor sa Tabing Ilog. Lloyd, sino yung pinakaunang naging ka-love team mo? Of course, the one and only. Miss Kaye Abad. Hindi, bago sa kayo, talagang wala talaga. Wala. Kumbaya, soloista ka. Ay! Wait lang, ah. Nag-flames ako, yung Kulits, and ang naging partner ko nun, si Christina Hermosa. Pero I really wanted Kay, so I told Mr. M, Mr. M, parang iba yung gusto kong ka-love team eh. Mm. So, ayun, sabi ko, pwede po ba si Kay na lang? So, ayun, yun na nag-start, nag-switch. May sundot ako ah, bakit si Kay ang pinili mong maka-love team? I was 14. I was 14 then. So, andun nagsimula yung mga crush-crush. And, crush ko si Kay. Bata pa ako, nanonood pa lang ako ng TV. Yung kumakanta si Kay, doon laki ng ngiti niya. Crush ko siya, talagang crush ko siya. Ang bad mo kay Abad ah. Ayun, so, siguro yun yung, doon siguro nag-trigger yung, kung ba't sinabi ko kay Mr. M, sige, siya yung gusto ko. Tsaka dati, importante yung dapat may maramdaman sa inyo yung audience. Mm-hmm. Yung dapat may mabuong chemistry, so... Kasi ikaw, feeling mo, since may nararamdaman ako, go na! Selfish, no? Pero well, at least nag-work naman yung love team ninyo kasi nakilala. Pero hindi ka ba nahirapang mag-adjust? Kasi nag-start ka ng mag-isa, di ba? Tapos biglang make-love team ka na. Mag-isa lang ako for a short while. Tapos nung na-launch na kasi ako, yung Kulits, pumasok ka agad. And yung group naman namin, may kanya-kanya kaming love team. Si Nicky Valdez, kay Mark Solis, si Baron Geister, kay Christine naman. So, ayun. Ano naman yung first impression mo kay Kay? Before and yung time na nakakatrabaho mo na siya. Before mo siya makilala. Siyempre man, siguro diba napapanood mo siya sa TV? As in, may nafe-feel ka na bang something for her? It's her, no. It's her simplicity eh. Dati pa, dati pa. Pinapanood ko pa lang siya, yung nakilala ko na siya, nakatrabaho ko na siya. Mm-hmm. And up to now, ganun pa rin siya. Yun eh. So yun yung talagang nagustuhan mo kay Kay? Yun yung best feature niya. Well, syempre alam naman natin lahat, di ba na hanggang ngayon friends pa rin kayo, di ba? Nakikita pa ba kayo ni Kay? Oo, oh, nakikita ko siya. Once in a while, nakikita pa. Well, how was it, life working with her? Back then, always a pleasure. Talagang every taping day, talagang... iba kasi, iba yung pagkatrabaho mo, komportable ka. Mm-hmm. Pagkatrabaho mo, alam mo, minaramdaman ka para sa kanya. So, enjoy. Bawat taping day, bawat trabaho, hindi ka makakaramdaman ng pagod. Kasi you look forward to, mm-hmm. So, yun yung talagang ang sarap ng feeling. Ang saya-saya. For more videos and updates, just click here to subscribe. Lagi kasama.